Patapos sa mga hindi nagagamit na gusali, 16 milyong pisong nakatenggang scholarship fund ng Polytechnic University of the Philippines of PUP ang sinitarin ng Commission Audit of COA sa gitnayan ng problema ng marami estudyante sa gasto sa pag-aaral. Sa Sicilia, Manyalak, Del Castillo. Sino bang hindi manlulumo sa 2 gusaling ito ng Polytechnic University of the Philippines na 30 taong bubunuin ng mahigit 1.5 milyong pisong buwanang bayad kahit halos hindi magamit dahil sa kalumaan at baha sa basement? Mismong COA ang sumita sa pagsasayang na ito. Pero hindi lang pala yan ang nakatenggang pag-aari ng universidad ayon sa COA. Meron din daw itong mahigit 16 milyong pisong pondo para sa scholarships na hindi ginagamit. Ang mahigit 8 milyong piso nito na mula sa private donors, 18 taon na raw naka-time deposit lang sa iba't ibang banko. Hindi rin nagagalaw ang nalalabing mahigit 7 milyong piso ng pondo na mula naman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF na pork barrel ng mga kongresista. Hindi man napupunta sa katiwalian, nakapanghihinayang daw ito sa gitna ng napakaraming estudyanteng mapag-aaral sana ng pondo. Nakagugulat din na pati ilang scholar delayed ang allowance. Ang pagkakaalam po kasi namin, every sem po yung bigay ng allowance. Kaya lang po ang nangyari, kagaya po last year, 1 taon po bago ko po nakuha yung... Sabi po kasi nila hindi pa daw po nagpapasa yung iba ng requirements. Si Krisha nga, problemado ngayon dahil itinigil daw ang paglalabas ng 5,000 peso educational grant niya kada taon mula kay Senador Bong Revilla kasunod ng pork barrel scam. Until ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na scholarship. Malaking tulong po yung scholarship para sa akin kasi although binibigay po ng parents ko yung kailangan ko sa schooling, syempre may mga iba pa naman po akong gastos. Malaking tanong kung bakit may mga tulad niyang problemado kung may hindi naman nagagamit na scholarship fund ang PUP. Ayon kay PUP President Emmanuel de Guzman, natetenga ang paggamit ng inilaan sa kanilang pork barrel dahil hindi agad matukoy ang mga pwedeng bigyan ng scholarship. Hindi raw kasi nagsusumite ang mga mambabatas ng listahan ng mga scholar kaya sila pa ang namimili. Bagay na matagal daw na proseso. Naiipon talaga yung mga PDAF money na yan. And usually kapag hindi siya nagastos ay humihingi kami ng permission sa Board of Regents to not return the fund to the treasury. But instead to look for ways to use the fund kasi ang ganda ng intention niyan di ba? Scholarship. Wala namang malinaw na paliwanag sa kung bakit natenga ang mga private donation. Ayon sa COA, maling patagalin ang pagkakadeposito ng mga public fund na dapat ay ibinabalik sa kaban ng bayan kung hindi magagamit. Kailangan din daw pabilisin ang pag-release ng pondo para sa mga scholar. Sagot ng PUP, we are going to have a policy that if they want to donate to us, we will be the one in charge of selecting the scholars. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.